ganun, walang ganun. Hindi naman napapag-usapan, hindi siya option. Hindi siya option para sa akin. Hindi naman tayo nagmamadali, wala naman akong political ambitions na tumaas pa. I have always been closed with regards to the vice presidency. I have said this again and again, that I don't think I'm prepared for something as big as this one. Pinoproseso ba yung pagiging? Kasi siya matalino yung decision. Kung kami sa pagiging, proseso na pagpunta sa kung ano yung decision. Kat ako'y isang mabuting Pilipino. Ma'am Lenny, marami nang hiniling ang daang matuwid sa iyo. Alam naming hindi mo inambisyon ito at lalong hindi mo inambisyon na maging vice presidente ng bansa. Pero kailangan ka ng daang matuwid. Buong karangalan kong ipinakikilala sa inyo ang pambato ng daang matuwid sa pagka-vice presidente Lenny Robredo. Bakit ako? Sa dinami-dami ng pwedeng pagpilian, bakit ako pa? Hindi po ako si Jesse. Buong puso, buong pananampalataya, at buong tapat ko pong tinatanggap ang hamon na tumakbo bilang pangalawang pangulo ni Secretary Marcos. Ibinibigay ko po ang aking sarili ng buong buo sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa inyong mga nakatsinelas na nasa labas, nasa ibaba at nasa laylayan ng lipunan. Sa paghahain ko po ng aking COC, iniaalay ko po ang aking sarili sa mas malawak na paglilingkod bayan. Kulang man po yung karanasan ko sa politika. Pero yung karanasan ko po sa paglilingkod sa mga naiiwan sa laylayan ng lipunan, yun po yung trabaho ko buong buhay. Dapat yung Vice President, hindi nangangarap maging presidente. Kasi oras na mag-ambisyon siya maging presidente, tapos na siya. Am I in favor of an ironclad Duterte-style leadership? Yung aking sagot doon, hindi. Kasi sa Naga, participatory kami at inclusive at marami naman kami na-achieve. Lenny Robredo, Vice Pangulo! Lenny Robredo, Vice Pangulo! I've been through so many upheavals already. I've met the greatest tragedy of all, losing a husband. The burden really is proving to people that my capacity does not end with that narrative. I have to prove every day that I am capable. I have to prove every day that I am bringing something with me aside from my story. Every day I'm struggling. How do I maintain my core? How much of yourself are you willing to lose just to win? Sa lahat po san, yata sa amin, panghuli ako. Ngayon po hindi na ganun yung kwento. Malapit na po, abot kamay na ang tagumpay. Thank you, Congressman Robredo. Sa amin po anim, may the best woman win. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman.